Since there's no... Nababahala ang ilang mambabatas sa atrasadong pag-aproba sa 3.757 trillion peso 2019 national budget. May anim na session days na lang kasing natitira ang Kongreso bago mag-adjourn para sa Christmas break sa December 12. Sa Kamara, nasa ikalawang pagbasa pa lang sa komite ang 2019 General Appropriations Bill at hindi pa naipapasa sa third and final reading bago ito dalhin sa Senado para sa deliberasyon. Kung ganun din lang mangyayari, magpupuyat kami na wala rin namang kahinat na kasi imposible talaga maipasa. Eh, magtakil na lang kami ng mga measures and let the 2018 budget be the budget ng 2019, meaning reenacted. Tingin ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, gahol na sila sa oras. Ayon kay House Deputy Speaker Prospero Pichay, ang dahilan ng delay, ang kontrobersiya sa 50 billion peso na bahagi ng budget na pinayagan umano ng Department of Budget and Management. Unang nabanggit ang mga nasabing insertion sa executive meeting sa House Committee on Appropriations nitong Setyembre. Matatanda ang sa pagtalakay ng panukalang budget, inilipat ang bilyong-bilyong halaga na ito mula sa DPWH papunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Inilalagak daw ang pondo para sa proyekto ng isang distrito na hindi nakadetalye. Pero kalaunan ay gagamitin ang pondo sa ibang distrito o yung tinatawag na parked budget. We're able to trace that. And, you know, 50 billion is not easy to realign. I think it will be realigned to the basic services like Department of Health. Siguro yung iba naman mapupunta sa CHED, Department of Agriculture, and so on and so forth. Duda ng ilang senador? Ang sabi ng House, i-itemize nila yon. Siguro doon sila medyo nagkakagulo ngayon kung sino yung makikinabang doon sa mga itemized na mga projects, no? Yun siguro yung may mga haggling kung sino magkakaroon ng ganon o sino yung mawawalan, kanino yung mas malaki. So, yun nga, in spite of the jurisprudence, existing jurisprudence, based on the Supreme Court ruling 2013, na bawal na yung pork, ano bang ginagawa natin, di ba? Puro pork yun. We would assume na merong mga backroom deals na nangyayari para madagdagan yung mga proyekto ng mga iba't ibang congressmen. So, at the same time, kumukontra naman siguro itong Malacanang. Pero dati nang sinabi ng DBM na walang pork barrel sa 2019 budget, pagtitiyak ni Pichay, hindi magkakaroon ng reenacted budget sa 2019. Well, if we extend, so we also extend. No, dahil antayin natin matapos yung BICAM, if mabagal yung Senado, what can we do? We cannot rush them. Diba? So we just have to agree with them. Ayon kay House Committee on Appropriations Vice Chairman Maria Carmen Zamora, nasa huling yugto na sila ng pagre-reconcile ng pagkakaiba at sa amendments ng budget. Pasok daw ito sa kanilang target na maipasa ito sa third reading sa November 28 at maaprubahan agad ito sa plenaryo ng Kamara. Tina Panganiban Perez, GMA News.